Ayan guys, kumusta kayong lahat dyan? Vicky Ruiz Vlog is here again. Kung bago ka sa aking channel, ay subscribe na at don't forget to click the notification bell pala para updated ka sa akin pang mga darating na mga video. So, ang mundo natin na puno ng problema gawa ng coronavirus. So, ang ating vlog for today is about isang kababayan natin na dalawang beses na infect. Although ang akala natin, ang akala ng iba o ang akala ng marami, once na na-infect ka na, na tamaan ka na ng corona ay hindi na mauulit. Pero nagkakamali kayo doon. Ang corona, once na kinapitan ka ay mag-ingat ka pa rin dahil andyan pa rin yan. Hanggat nandyan pa, ang corona ay kakapit at kakapit sa atin yan kung tayo ay mahina. Mahina ang ating immune system. Kaya, ingat-ingat lang tayo palagi. Don't forget to wash your hands, sanitizers, and wearing masks. At saka, sa Pilipinas, karamihan naka-face shield. Face shield talaga, diba? So, ngayon, ang aking ipapakita sa inyo naman ay ang nakausap natin isang Pilipino kung ano ang dinanas niya at papano, lalo na nung umuwi siya ng Pilipinas, na although galing na siya sa sakit, alimbawa, galing na ba siya sa sakit, na-infect na siya, na-confine na siya sa isang ospital, tapos transfer sa isang ospital dahil puno ang ospital. So, okay guys, let's go. Interbihin po natin si Alex. Alexander Cushing. Siya ay nagbakasyon sa Pilipinas from Alamos. And then, pwede bang matanong? Ayaw ko makita siya. Kumusta naman ang bakasyon? Okay naman. Bago nakabakasyon, bago nakarating sa bahay, eh. Nako. Sakripisyo mga bulat. Para kang kinulong muna bago ano, para kang may kasalanan bago ka. Higit isang buwan na naka-quarantine ka. Quarantine ako ng ano, one week. After ng ano doon, quarantine doon, nag-swab test ako, nag-positive. Yay. Oh, dinala ako ng facility sa Tarlac 2 weeks. Alay. 3 weeks na. Paglabas ko doon, natingga ako doon, nadiri ako doon ng mga 4 days. Ayaw ko sunduin lang LGU. Takot din sila, mga pamilya mo, takot din sila hindi, sa'yo. Hindi, LGU kasi mismo ang sabi nila, ang protocol nila, wala kang negative swab test result, no entry sa Zambales. Totoo naman na negative ka. Hindi, ay hindi. Nag-positive talaga ako. Easy, sabi nila, kailangan negative para makapasok ka sa... Sabi ko, sa pakiramdam ko, sabi ko, hindi ako magne-negative kahit tatlong beses ako, 5 beses mag-swab test. Kahit facility, sabi nila, sir, hindi ka magne-negative. Kaya hindi namin nire-require. Pero may mga dokumento ka, permado ng direktor, na hindi ka makakahawa. Carrier ka pa rin ng ano ngayon, pero yung virus na dala-dala mo, hindi na yan nakakahawa. Ah, ganon. Oo. Meron pa lang ganon. Sinabihan ko yung ano, sabi ko, tatakas ako dito. Tatakas. Oo. Sabi ko, mga ba? Sino lang ako ang bike? Itarlak lang yan, Zambales ako, ano ba? Basta nakalabas ka dun, pwede ka lang sumakay. Diretsuhin ko lang eh. Daan lang ako ng ano. Hindi na, daan ako ng ano, ng isang strepe na tubo. Doon na lang ako dadaan. Pero hindi, daan ako yung checkpoint talaga. Sabihin ko, oh ba't gano'n? Aba, rinilis na ako ng facility. Ito yung dokumento ko. Ayaw kong sunduin ng LGU. Ano ang gagawin ko? Ako, infected ako. Hindi ako yung taong pasaway sa kanto na nahawa lang dyan. Yan sasabihin ko. Diba bago ka umalis dito, isa negative ka naman? Ako. Tapos pagbaba mo ng aeroplano, positive ka na. Nag-positive ako. Diba sa dik na nag-positive kaya na ka na-compine dito?
Dati. Dito? Sa dighihi, doon pa nga lang sa pilahan, hindi na kailangan talaga isortis eh. Sa itsura pa lang, ganun na eh. Tabingin na eh. Tabingin na. Tabingin na. Oo, ganun sabi sa akin ng mga ano. Dito, dito. Masama na talaga pakiramdam mo, masama. Oo, oo. Yung pagkain ko nga, yung manok na inihaw, pinapanood ko na lang eh. Allah. Grabe yan. Oo, pinapanood ko na lang. Ayos na mo. Yun lang. Yun lang. Baga 5 weeks. Tignan mo nga naman ano. Ipag-uwi ko ng bahay. Yung mga kapot ko, pinarantin pa ako dalawang linggo. Pinarantin ka naman sa loob ng bahay niyo. Hindi ka nila naman. Hindi ako pinapasok sa labas ako ng bahay. Nasa labas ka? Sa labas. Nakalimbag-limbag. Hindi kasi may senior kami. Ah, oo. Delikado nga. Oo. Baka naman meron pa eh. Kasi sabi nila, kapag nahawa, hindi pwede hindi bantayan. Sino ang magbabantay? May bisita nga ako, hindi nakarating ng bahay sa manaloob ko eh. Bakit? Ayaw ka lapitan? Hindi, may bisita. Dapat pupunta kami ng bahay. Uli kami ng bahay. Eh, yung panganay namin pumayag. Yung mga ko yung Congress eh, nag-usap-usap sila, hindi pwede. Lalapit na, sige lang. Sabi ko, ano ba yan? Yung bakasyon niya. December, nagkukwento si ano, si Angel. Eh. Ano naman, okay naman kasi na-enjoy ko rin. Yes, nakarating ka rin. Sa bukit ako eh. Sa bukit. Itong kulit eh, kawin tawag ito. Sa bukid na, sa bukid ka. Oo. Oh. Hila-hila ko yung kalabaw eh. Nagbukid ako. Sarap kaya nagbabakasyon. Kaya lang yung dadaanan mo naman ang problema na quarantine. Eh, hindi lang quarantine, na-quarantine ka dahil nagkasakit ka pa, na-infect ka pa. Aray ko. Ang ano nga nila? Okay lang yung nandyan ka, may sakit ka, pero yung makahawa ka ng kapitbahay. Tapos buti kang sa Pilipinas, libre ang gamot. Hindi. Ano naman eh, yung sa facilities, di pa rin naman ako eh. Facilities, ah okay. Kasi ano naman eh, pinasok nila sa PhilHealth. Ang yung una, yung 7 days pagbaba mo ng Soprano. Sa OWA yun. Pero pag nag-positive ka, turnover ka nila ng facility. I-claim naman nila yun, PhilHealth. Wala kang babayaran. Meron kang breakfast, lunch, dinner. Pati gamot. Dati ka dito, may ubo ako. Sama ng ubo ko eh. Nung gumaling. Kasi in-extreme nila ako. Sabi nila, may tama ka sa baga. Bago maging pulmon niya ito. I-treat natin. 5, 10, 15. Dalawang beses ka ng ano, tinamaan. Pala mo, pagka natamaan ka na, hindi na babalik. Ganun pa rin pala. Tatamaan ka pa rin. Yung mga kasabay ko doon, nakabakuna, kompletong bakuna. Eh, wala rin silang magawa eh. Yung mga may bakuna, meron din akong kaibigan dito sa Riyadh na naka-second dose, ay, first dose siya. Tapos na ano rin, na ano pa rin. Kaya kahit na may bakuna ka pa, kana, ingat ka pa rin. Sabi mo, hindi ako ano, makapaniwala. Pero yung noon na nagpa-sabit ako. Nagkasimarot yung ano mo eh. Sa pakiramdam ko talaga. Nung ano, nung pagbaba mo ng aeroplano. Hindi, nung pagbaba ko ng aeroplano, tingin ko wala yun. Tapos, nakuha ko sa hotel. Ay, doon sa hotel na, doon ka na na ano. Doon ako na ano, kasi yung hotel ano lang eh. Baka parang ganito kulog tapos may mga infected na nandyan. Ito. Hindi angel mo ha. Ito lang. Sabihin mo angel mo, hindi. Yung hotel na itong short time. Tungit ko sa trace mo. Tapos banyo. Hindi yung ano yung... Baka naman may tumira doon na ano. Hindi nila nilinis. Hindi yung disinfecting ko eh. Hindi na yung disinfecting. Hindi siya ventilated yung kanyang ano na. Nagkakasya sa kundis. Kulog, umiikot-ikot lang siyang ganyan. Sabi ko, mamatay tayo rito. Tapos baka may nakauna doon sa'yo na... Tapos tinitingnan ko yung mga ano,
yung mga pasama no, maaligabok, talagang mayroong talagang indikasyon na hindi natirahan. Baka tinirahan din nila sa akin. Hindi na yung disinfect. Kaso kay Duskay. Tatlo pala yung mga apat pala yung buhay. Pag ganun-ganun pa siya sa buhay, kaya maglalaban pa kung hindi. Sumo! Mayroon nga rin akong kaibigan dito na customer ko. Nanganak sa ospital. Ito dapat tapon mo mo? Alam mo bang sa ospital na hawa siya? Hindi. Na ano rin siya, nagka-COVID siya. Mahirap makontain ngayon kasi doon minsan kumakuha ng sakit. Pag sa ospital. Kaya nung hindi siya agad inuwi sa bahay, siyempre, nung gumaling na siya, sakalang inuwi. Nauna na yung bata. Inuwi. Yung sabi-sabi nila na hindi na yan totoo, gawa-gawa na lang yan, pinagkakapirahan na lang nila, hindi na ako nakikipagtalo kasi ako nagdaanan ko na yan. Yung iba kasi hindi naniniwala. Hindi naniniwala. Makitid ang pag-iisip kung minsan hindi sila tumatanggap ng paliwanag. Hindi ka rin pwede makipagtalo. Si ano nga, si Angel, hindi ko kapaniwalang infected din siya, career siya dati. Sabi niya, lignat sipon lang na konti. Mayroon dyan silang positive na. Mayroon dyan silang tinatawag na symptomatic at asymptomatic. Symptomatic. Oo. Oh. Yung nangyari na yan noon doon sa amin, asymptomatic, wala kami sintomas, pero nararamdaman ko, mayroon talaga. Ano nararamdaman? Hinahabol mo yung hininga mo. At saka yung dito ko, medyo nanunuyo, nangangati. At saka yung hininga ko, hinahabol ko. Yung pisan ko, nadali rin nasa katar. Nasa katar siya. Naranasan din yan na alas sumamatay daw siya. Kilala niyo si Bong dito na naghihilot yung dati. Naghihilot din. Na-infect din siya nasa Dubai. Ano nangyari? Isang buwan din siyang na-confine. Ang Dubai malala. Kaya pala, nag-YouTube din. Kaya pala sabi ko, bakit nawala? Hindi nagpupunta pag nagla-live ako. Yung pala, nung nakita ko siya sabi niya, nag-post siya ng kagagaling pala niya. Sabi ko, ala. Kala ko nga katapusan ko na, sabi niya. Ang hirap sabi. Ang isang napakahirap na kalaban niyan. Yung bagutos. Lalo yung dito nung nandiyan ako. Yung ano, nainip ka sa ospital. Oo, yung nandiyan ako, tingnan ko bintana, tingin ko pader. Ay. Noong nasa tanong, nilipat ako ng tanong mo, maganda dahil bintana, kita ko bundok. Doon. Ngayon, wala kang makita, talagang pader lang. Ay, pag may bintana nga, tapos may pader naman. Oo, pader, wala. Yun ang mahirap. Hindi ka pwedeng lumabas, nakaharang si Ike. Magsana, nakaharang si Ike. Hindi ka pwedeng lumabas, sabi ni Ike. Hindi lumabas. Hindi, siya naman, minsan dumadalaw siya, nakikipagpinto. Ito sinasabi na lang yung kaya tayo. Bumasok na pag yung pintuan ng kapitin. Wait naman siya. So yan. Tama ka rin sa akin. Ako salamat na lang. At nakalampas-lampas na kayo dyan. Si ano naman ang, ano ngayon, nandyan si Tuto. Saan? Impact din siya. Ngayon? Naka-confine? Yata. Nakapaksin na kayo? Hindi, ayaw niya kasi magpaksin. Tuto. Napilihan. Ayaw na. Maganda yung nabaksin sa amin, Pfizer eh. Siya rin, pag Pfizer lang ako. Naka-first dose pa lang ako eh, second dose pa lang ako. Tapos saka niya Pfizer yung pangalawa. Ako isang dose pa lang. O diba, tignan nyo nga naman. Kahit na ang isang tao ay na-infect na, nakaranas na ng kahirap-hirap sa sakit na corona, yung dulot ng corona ay masaya pa rin. Alam niyo kung bakit masaya? Kasi nakalampas siya. So, tignan niyo nga naman ang kanyang kwento. Ginawa niyang kakatawanan, pero super sakit yun, super hirap. Pero nakuha pa niya magpatawa, di ba? Thank you naman sa iyo, Alex, Brother Alex, sa iyong pag-share ng inyong naranasan sa pandemya ngayon. So, di ba?
Isipin nyo na lang kung kayo rin ay nakaranas ng dinanas ni Alex. So, yun nga, yung pangalang na nag-suot ka ng mask. Tapos naglalakad ka dyan. Ako, naras ko na eh. Naglalakad ka dyan sa labas, tapos hirap kang huminga. Di ba ang hirap? Yung mahirap, nahirapan kang huminga, gusto mong tanggalin yung mask. Ganun, ako ginagan ko, kung walang tao, ginababa akong ganun kasi parang... Para ang hirap huminga dahil nga natatakpan yung hininga. Eh, lalo na pa kaya pag ikaw ay infected tapos sa puno ng... Nandyan yung virus, no? Kaya, naku po, sabi ko, maraming salamat na lang at nakaligtas kayo sa sakit na yan. Dahil, hindi tulad ng iba, yung mga nauna na marami talagang namatay o diba, ang sakit. Ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood sa aking video. So, sana'y huwag kayong magsawang manood pa sa aking pang mga darating na mga videos. At God bless you all. Thank you very much. Thank you for watching. Vicky Ruiz Vlogs. See you to my next video. Bye-bye.